Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for collectives. Collective po ito, no? Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yon. May next time naman tayo. Or kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo na lang po sa Facebook. Okay, so this is for collective love reading for October 2022. Ayan, hopefully makarelate ka, makaresonate ka, ha. So yan, shuffle lang natin ng kaunti pa itong cards, hopefully makuha ko yung energy mo. Ayan, sana mag-iwan kayo ng likes and comments, kahit po yung smiley heart lang, kasi nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. So this is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. Okay, take only what resonates, guys. My main energy mo is the Fool. The Fool and the Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Bottom of the deck is the Hermit. Ayan, that's Virgo energy. Energies lang yun, guys. I feel like there's this new beginning na naghihintay sa'yo or gusto mong gawin. Nandun yung kagustuhan mo eh, na parang... alam mo, hindi ka natakot bumagsak eh. Sa dami na nangyari sa buhay mo, willing ka nang mag-take ng risk. Ikaw yung tipo ng taong wala na akong kinakatakutan. Sa dami ko na naging problema sa mundo, bumaba na ako, na-experience ko na mawalang-walang-walang-wala. So, ano pa bang itong new beginning na ito na pwedeng iba sa inyo? You will take a risk talaga, no? Dito sa new beginning na ito. Medyo may nagpipigil lang sa'yo sa ngayon. Pero, whatever it is, hindi ka nagpapapigil. The Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Maaaring ngayon, may mga problema tayong nakikita sa'yo. What is the problem all about? Wait lang. Ayan, the Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. I'm feeling like, kung hindi ikaw itong namomoblema, there's this person na parang namomoblema and gustong lumapit or humingi ng tulong sa'yo. Pero ikaw yung tipong, kung gusto mo humingi ng tulong, ikaw ang lumapit. Hindi yung ako pa ang lalapit or gagawa ng action sa'yo. I am willing to help you. Nakikita natin, no, you do have a lot of resources. Meron kang kayang itulong sa kanya or sa kanila. Pero kung gusto mo ng tulong ko, ikaw ang lumapit with the Knight of Wands. And I'm feeling like this is a person. This is another person na gusto humingi ng tulong sa'yo. You're very busy, oh. Ay, by the way, I don't know kung ikaw ay may pagkakomedyante o malakas ang iyong sense of humor. This could be a reading. Yeah, you're looking forward dito sa new beginning with the Ace of Pentacles. Who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Sino itong person na kakonect mo pagdating sa love? Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Sino itong person nakakonect mo pagdating sa love? Your person is the Nine of Cups, the Hanged Man, and the Three of Pentacles. This is a very successful person. The Nine of Cups, nakakita tayo dito ng wealthy man or wealthy woman. Babae or lalaki. Napaka-successful niya. Dami niyang resources. Kung ikaw ay... I'm feeling like you're well guarded. Ayan. Etong person na ito, sabihin na natin, ang level ng success niya is mas... nandun siya sa itaas. Mas successful siya compared sa'yo. And with the Hanged Man, I feel like this person is waiting for you. Kasi meron siyang plano dito eh, na pwedeng kasama ka doon sa plano na yun. Regarding money, regarding finances, this person is with the Magician. Tinatry niyang ayusin yung mga dapat pa niyang ayusin dito. Meron siyang hinihintay na gawin mo bago niya sabihin lahat ng ito sa'yo. Maybe your person is waiting for you to take a risk then.
ano nasa isip mo regarding this person? The judgment. Oh, for some of you, there's a soulmate connection, especially bottom of the deck is the moon, no? Soulmate or twin flame connection para sa iba. What's with the judgment? Okay. So, yung iba sa inyo, ikaw din ang may problema with the Nine of Swords and pwedeng may stress kang kinahaharap or iniisip ngayon. Ngayon, yung iba sa inyo, nalungkot ka, nasaktan ka, especially nagkaroon ka ng awakening pagdating sa connection mo with your person. Na-realize mo, ay siya pala talaga dapat yung para sa akin. Ay, na-realize ko, mahal ko pala siya. Ay, na-realize, ang dami mo realizations dito eh. Pero parang huli na kasi lahat bago mo po ma-realize. So, ano ang nasa isip naman ng person na ito towards you? May choices or options siya kailangan gawin. Choices or decision na kailangan siyang gawin. Maaring alam niya sa sarili niya itong Ace of Cups, which is yung emotions niya para sa'yo. You could be dealing with a very spiritual person, with a high priestess. Kung it's spiritual person ito, although focus siya sa kanyang success with the Six of Cups, tinatry niya lang protektahan ang kanyang sarili sa ngayon, kaya siya nagmamatigas or hindi nagiging open sa'yo. Pero alam niya rin eh. Alam niya rin eh. Yung emotions mo at emotions niya dito. Alam niya nagmamahalan kayo. Pero maaaring hindi siya masyadong nagpapa-apekto dito sa emosyon na ito sa ngayon. Tell me about your emotions towards your person. Ano emotion mo towards your person? Okay, emotions mo para sa person mo is the Page of Cups. Of course, you do love this person. Mahal mo yung person mo. With the Eight of Cups, in the future, pwedeng iniisip mo in the future na makukuha mo rin tong person na to with the Seven of Swords. Hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa sa inyong dalawa. How about your person? Anong emotion niya para sa'yo? Ayan, we do have the Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. This person wants to marry you. This person gusto niya magkaroon ng stability and partnership sa inyo. The Empress, this is your person, and the Queen of Wands. Tinatry niya mag-focus muna sa kanyang sarili. Akala mo lang wala siya pakialam. This person, dinadevelop niya yung self-love, you know. Self-care. Kasi gusto niya maging masaya eh. Pero, in reality, gusto niya talaga ng relationship and stability sa inyong dalawa. Kung siya ay successful na tao, gusto niyang maging successful siya kasama ka. Mas maging successful pa siya kasama ka. So, what will happen in the near future for the both of you? Okay, in the near future, this is your person, the Hierophant. No, this is your energy pala, the Hierophant. Pero this could also be your person. Parehong spiritual person ito eh. Pero nakukuha natin, parehong energy nyo yun. The Star, Aquarius energy. Puro major arcana, bottom of the deck is the Emperor. The Knight of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius, Ten of Cups. Oh, wow. So, nakakita tayo ng happy ending sa inyong dalawa. Kasi the Knight of Cups, this person is going to offer love. Ganyan. And may pagsugod. I cannot say kung ikaw yon or yung person mo. Kasi sa side mo, lumabas lahat ng knights. The knights is like, you know, the knight and shining armor. Sila yung gumagawa ng actions. Especially the Knight of Cups and the Knight of Swords. So, hindi ko lang masabi. Pero nasa side mo yun. Pero, this reading can be reversal. So,
Yeah, so because of this pagsugod na gagawin, maybe pagta-travel para sa iba, may magkakaroon ng development dito with the Ten of Cups. And soon enough, kung ano man itong mga wishes ninyo is makukuha nyo siya in the near future. And I feel like both of you are wishing for each other with the Hierophant at saka at the High Priestess. Ayan, wishing of a better communication, yan, makukuha lahat dyan in the near future. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Yun ang pinaka nakukuha nating malapit-lapit. No, yung better communication sa isa't isa. Mas magiging maganda ang komunikasyon ninyo sa mga susunod na buwan sa inyong dalawa. Thank you for watching. I love you all, guys, and bye-bye.